Grabe yung galit ni Ibarra, no? Tapos siya pa yung sinabihan nung Salvi na anak ng Diablo after ng ginawa niya na pagtangkaan na i-rape si Maria Clara. Si Ibarra pa rin yung Diablo para sa kanya, di ba? Ang twisted ng utak niya, psychopath talaga siya. Kaya huwag mo hayaang manaig ang kadiliman. At ano ang aking napala? Nung nagpakabuti ako noon. Ano pang silbi ng pagkamatay niya? Na pagsalo niya ng bala sa'yo kung magiging ganyang kalab. Ang galing ni Clyde doon. Pero tingnan mo ngayon. Ikaw ay purong alagad na ng ating bayan. Yung buong isang gabi, bakit di lahat? Hindi ko nakita ang aking pangalan. Wow. So si Fidel, natuka na rin bakit wala siya sa libro. Tayong lahat actually, alam naman natin yan. And kaya ang dami nating mga haka-haka kung saan siya nanggaling. And kaya naisip din natin na baka may endgame talaga ang Filay. Nakakuha ko nila. Hindi ako nagkakamali, hindi na Clay. Akala ko talaga, hindi ko na mababawi ko. Kuwad siya! Itong si Simon, ang ereje at pilibustero si Crisostomo Ibarra. Nabasa ko ito sa mahiwagang libro. Donde esta el libro del Juan Ablas? Ang El Filibusterismo, Sir Rizal. Mamamatay si Maria Clara sa kwentong ito. Hindi ako papayag. Kung ngayon na tayo kikilos, na ililigtas pa natin siya. Liligtas natin si Maria Clara. Ora mismo. Maria! Maria! You promised! Hindi sa mga babae niya. Ikaw ang huhulihin namin, Pati. Nagbalik na ako, mahal ko. Kaya ako'y nasa langit. Narito kang muli sa pilip ko. Save natin si Maria, sir. Ibarra. Maria! Maria, hindi ko sinasadya. Maria, bakit mo ginawa yun? Hindi siya naman. Ay, magkakarap kami ng mga nakikinak ko. Maria! Ano ang nakasulat sa libro? Ikaw na ang susunod, di ba? Nakasulat din ba ito sa libro? Anak na Maria. Grabe yung galit ni Ibarra, no? Tapos siya pa yung sinabihan nung Salvi na anak ng Diablo after ng ginawa niya na pagtangkaan na i-rape si Maria Clara. Si Ibarra pa rin yung Diablo para sa kanya, di ba? Ang twisted ng utak niya, psychopath talaga siya. Ano? Ay, habang buhay ko pa kakakal. Mabalikan kita, Maria. Hihintayin kita, Resusun. Kung ano man ang iyong binabalak, hayaan mong tulungan ko. Magiging pabigat lamang tayo sa isa't isa. Isa pa, tapos na ang kalokohan. Pinagsisisi akong hinayaan ko pa. Ano kaya ibig sabihin nyo nung sinabi niya? Kung makapagsalita ka, eh parang hindi tayo magkakaibigan dati. Marami nang nagbago, amigo. Wala na ang taong nakilala niyo. Patay na si Ibarra. Matagal na siyang patay. Kaya ano pa't binubuhay niya siya? Para muli siyang patayin? Hayaan mo man lang kaming tulungan ka. Tulungan? Nais niyo akong bigyan ng ayuda? Bueno, binibini at ginoo. Tulungan niyo akong baguhin ang lahat ng to. Dahil pagbabago ang aking hangad. Paghihimagsik ng bayang ito. Magsikan. Paaring maging kaisa tayo kung gayon. Ngunit ano bang plano? Ginagamit ko ngayon ang aking kapangyarihan upang udyokin ang mga mananakop para mas lalo kayong pahirap ang mga Indio. At kung tatangkilikin ninyo ako, mga kaibigan, ay aking palalaganap.
ang pandarahas, pagnanakaw, at pagpatay sa mga puting mananakop at gwardiya sibil na sa gayon, ay malaman ninyo kung sino ang totoo ninyong mga kaaway. Sandali lang. Hindi ba't noon pa lamang ay naranasan na to ng ating mga kababayan? At ang lagay ngayon ay nais mong alubain? Hindi ba't yan rin ang matagal man ang hangad, Elias? No lo entiendes? Para mas lalong mabulok ang mabahong bangkay ng matagal nang nabubulok ng sistema ito. Para mas lalong manggigil ang mga tao. Mamuo at sumabog ang galit sa dibdib ng mga Indio. At maghiganti sa mga laong-laang nagpapahirap sa kanila hanggang lahat sila ay magsipag bansa. At iyan ba sa tingin mo ang kailangan mangyari upang maging matagumpay ang revolusyon sa ating bayan? Ha, kaibigan? Ikaw ba ay nagtatrabaho na sa korporasyon? Nais mong pahirapan ang mga inosenteng tao? Wala akong kinikilingan. Ito lamang ang naisip kong paraan para magkaroon ng tunay na revolusyon. Ngunit di mo ba naisip? Sa binabalak mong yan ay maraming tao ang maaaring madamay. Mga bata, matanda, lalaki, babae. Yun ba ang nais mo? Elias, hindi ba't ito ay matagal mo na rin nanginginig? Kapit kung alam nating dalawa kung ano ang kailangan ng bayan na ito, kailangan natin ang radikal na pagbabago. Kailangan natin ng mga armas, eksplosibo, mga kayamanan, koneksyon sa mga mahihirap at mayaman at makapangyarihan sa gayon ay makamit natin isang bagong sambayanan. Ang bagong Las Islas Filipinas. Revolusyon nga ang nais natin pareho. Ngunit nakasalalay ang hangad naming pagpabago para sa pag-asa, dakal at kalayaan. Habang ikaw ay nanggagaling sa paghihirap ng mga tao upang maging desperado ito at mapaghigante tulad mo. Walang pinipili ang revolusyon. Inuudyok ko lamang sila upang sila ay kumilos at lumaban. Simon, hindi pagbabago para mapabuti ang bayan natin ang nais mo. Turismo ng mga mananakop laban sa bayan ang gusto mo. Maraming mamamatay na walang kamalay-malay. Kung gayon ay magkamatayan na. Ang buong akala ko pa naman ay matutulungan ninyo ako, mga dating kaibigan. Kahit kailan, Simon, hindi namin pahihirapan ang mga naghihirap upang makamit ang pangarap natin. Kakampi o kaaway, ilalam ko na kung saan kayo roon. Alto y claro. Adiyo. Wait lang. Bakit parang... Grabe, sobrang radikal yung pag-iisip ni Ibarra, no? Ibang-iba na sa dati. Boss, antigo sa Nikos. Sa Nikos. Ulitin natin doon. Alto y claro. Adios, antiguos amigos. Sir. Sir, wait! Sir! Kasama ka na ba sa akin, Miss Clara?
Kung gayon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pwede bang pakinggan mo muna ako? Bilisan mo. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Kung bakit iniisip mong kailangan mong gawin ito. Namatayan ka ng ama. Ngayon, namatayan ka ng kasintahan. Bukod pa doon, winasak nila ang pangarap mo makapagpatayo ng eskwela. Pati ang mga plano mo para maging mas maayos ang bayan ito. Naiintindihan ko lahat yun. Pero nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Dahil hindi magiging maganda ang ending, nakasulat yun sa libro. I promise, sir! That book almost ruined my grand plan. Now, I don't want anything to do with that book ever again. Alam ko. Pero nararamdaman ko. Mabuti ka pa rin tao. Baguhin mo man ang itsura mo, ibahin mo man ang pangalan mo, ikaw pa rin yan. Sir Ibarra, may puso ka pa rin para magmahal ng kapwa. Para piliin tumulong at umunawa. Yun ang Kresostomo Ibarra na kilala ko. Kaya huwag mo hayaang manaig ang kadiliman. At ano ang aking napala? Nung nagpakabuti ako noon. Anong mapapala mo sa pagiging masama mo ngayon? Ha? Kasamaan? Laban sa kasamaan? Isipin mo na lang. Kung nabubuhay pa si Maria Clara, tingin mo matutuwa siya sa ginagawa mo? Matuturog ang puso niya. Ano pang silbi ng pagkamatay niya? Ng pagsalo niya ng bala sa'yo kung magiging ganyang kalab? Ang galing ni Clyde doon? Grabe. Kaya parang kawa mo na. Sa ngalan ni Maria Clara, sa ngalan ng lahat ng paghihirap natin, huwag mong ituloy ang binabalak mo. Wait, ilisan pa rin tayo ng dati nating kaibigan, hindi ba? Good evening, Clay. Sa tingin mo ba ay nakinig siya sa'yo? Ako, Fidel. Hindi ko alam kung nakumbinsi ko siya sa usapan namin kanina. Pero umaasa pa rin ako na nakinig sa akin ang hidden Ibarra. Pero ngayon, hindi ko na alam. Iwala na lang, Fidel. Iwala na lang. Tunay na hindi ka pa rin nagbabago. May binigay. Tigawsig! Tigawsig! Ano yun? Nawawala ang bangkay ng Friday. Saan mapupunta yung salbi na yun? Hindi ko rin alam. Hinalugob na namin ang buong lugar ngunit hindi namin ito nakita. Ngunit ito, nakita ko to sa mga damit na naiwan ng Simon. Wait lang, baka gagawin ni Ibarra yung ginawa ni Damaso sa tatay niya. Ewan ko lang. Mane Tegel Fares. Anong wika ito? Hindi ko alam ibig sabihin yan eh. Pero parang nakasulat yan dun sa... Huh?
ano? Simon, huwag lang para. May susunugin ba siya? Ba't lampara? Mukha na, dito mo nakita ang katawan. Oo, ako na pa punta inyong kasa, pero meron ako dito kita. Hege, hege! Diyos mo yun, sino makakagawa ng ganito? Tanggalin niyo ang takip. Sino kaya yan? Baka bandido. Ngunit kaso ka nga dito. Si Padre Sandy yan. Help! Asang! Kalabas na ka lang! Sinong gumawa nito? Magsalita kayo! Sino ang pumatay sa alagad ng Diyos? General! May katawan! Senyor! Simon! Buhay pa ba siya? Opo, kalabas na. Kamatayan para sa alagad ng Diyos, Diyosa. Buhay sa sugo ng mananakop upang tagapagdala ng balita. Ano? Ano ang balita? Magkakaroon ng matinding kaguluhan. Uubusin namin ang lahat ng mga tagasimbahan at mga pinuno ng gobyerno. Sino? Anong diablo? Mga irehek pinugustero! Magbabayad sila! So yan yung plano ni Simon. Nagpapanggap na naman siya. Nakasali siya dun sa mga parang papatayin sana pero nabuhay siya. At may mensahe. Wow! Dalin si Don Simon, kung gaga. Tulungan niyo ako. Kailangan na namin umalis. Kayo nang bahala sa Cora. Kasangguni na lamang siya ng Cora. Tagal na siyang hindi Cora ng San Diego. Tagal na rin dapat akong hindi naglilingkod sa kanya bilang sakristan mo yun. Salamat. Salamat. Yung reverensya. Salamat. Salamat at malaya na ako. Galing yan sa Biblia ka mo? Sa pagkakatanda ko, mula ito sa libro ni Daniel. Isang kwento roon ay natagpo ang nakasulat ang mga salitang ito sa isang pader. Walang nakakaalam kung anong ibig sabihin ng mga salitang ito maliban kay propetang si Daniel. Maalam ka pala sa Biblia, Fidel. Sinubukan ko ng kalimutan na bago ako mag-aral sa Europa, ay pinadala ko ng aking angkan sa seminaryo. Para maging isang mabuti akong nilalang ng Diyos, ay sinukuan ang bukod tanging hindi puro sa kanilang lahat. Pero tingnan mo ngayon, ikaw ay purong alagad na ng ating bayan. Thank you.
alagad ng pag-ibig. Ay, minintay. Walang galang na. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng Mene Tekel Fares? Kanina ko pa ginugunita kung ano ang ibig sabihin nito. Ay ang Fares, ang kaharian ay hinati. Ang Tekel, ikaw ay tinimbang ngunit kulang. At ang Mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at kanyang wawakasan. Ngunit, bakit naman yun ang may iwang mensahe sa atin ni Simon? Kung magiging linya ito sa isang action film, bilang na ang mga araw mo. Yun ba ang gustong sabihin sa atin ni Simon? Tinatakot niya tayo? Bilang na ang mga araw natin? Kailangan natin mag-ingat. Pinaghahanap na tayo ng mga gwardiya sibil. Lahat ng mga, ay, ugnayan sa pangkat natin, lahat ng tinatawag nilang bandido o tulisan, higit na mapangalib na. Bakit na naman dahil? Utos ng Kapitan General. Dahil sa paninirang puri na ginawa ng Cardinal Moreno, yung Simon. Simon. Ligtas na tayo sa ngayon. Yan nga palang pinahanap kong dampa sa tiyani. Nalaman mo na ba? Ho, sisi. Tatubos na rin siya at nakauwi na. Mari ka nang magpahingaling yun. Maraming salamat. Tapos siya. Pobresito, Senyor Simon. Gracias sa Diyos at makaligtas ka. Talagang pinagpapala yata ako ng Diyos, inyong reverensya. Si, pero disafortunadamente, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang Padre Sal. Kaya sa kasuklam-suklam ang ginawa nila. Dapat na managot ang mga tao na responsable sa kanya na pagkamatay. Pinaghahanap na ang mga tulisanis ngayon, Tate. Pero sabi, anakin na pinagtataka ay kung ano ang kanila naging nabatayan sa pagpili sa inyo na dalawa. Kung sino ang kanila nagagawin na mensahero at kung sino ang papatayin. Hindi ko rin alam kung ano ang totoong pakay ng mga tulisanis ng panahon na yun, Riley. Para sa serwina, esku sa kombinyente, para matara ang gear, porang libro, Senyor. Esta insinuando, Padre. Lalo tuloy ako naging interesado sa libro na palagi na ikinikwento ni Padre Sal. No es una blasfemia leer los libros no religiosos y encima contiene la palabra filibusterismo, Padre? Bueno, iba yung pag-iingat at patnubay ng Diyos ang atin kailangan patungo sa kaliwanagan at katotohanan. Balik mag-iingat ka rin. Baka ikaw ay papahamak katulad ng dating kura. Bueno. Mira, Laura. Buenas noches, señor. Maiba kaya ang mangyayari bukas. Nag-ambag-ambag kami na makaraig at iba pa nating mga kaibigan. Halit talaga lang yan, ngunit ipandagdag mo, pantubos kayo huli. Nandito ako para sunduin na kita. Obesidio!
Ikaw ba si Telesforo Juan de Dios? Dating kilala bilang Kabesang Tales. Sinilip namin ni Elias. Inginipuran ang isang tabi. Bakit di natin? Hindi ko nakita ang aking pangalan. Wow. So si Fidel nataka na rin bakit wala siya sa libro. Tayong lahat actually alam naman natin 'yan, and kaya ang dami nating mga haka-haka kung saan siya nanggaling. And kaya naisip din natin na baka may endgame talaga ang Filay. And guys, napansin ko talaga naging mas agresibo or napagrabe ang karakter na Simon after mamatay ni Maria Clara. Akala ko dati, dahil namatay si Maria Clara, mag-lay low siya and babalik yung Ibarra, pero hindi. Mas lalo siyang hindi mapipigilan ngayon, and may plano talaga siya eh. Pero iba yung plano niya sa plano ng mga kasama nila Elias. Parehong paglaya pero ibang atake, and nakaka-relate ang mga tao dyan sa situation na yan. Hanggang ngayon, may mga ganyan tayong mga tao sa lipunan, magkakaiba ng way paano natin makakamta ng mga bagay-bagay. So that was a really that was really a great reflection para sa lahat, and sana may natutunan tayo. Yun naman talaga yung purpose ng panonood ng mga teleserye na may ganitong kalidad. And again, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa reaction video natin kahit late tayo mag-upload. Late ako kasi nagpunta ako ng Malaysia, may music event doon na kailangan kong puntahan. So ayan, kakarating ko lang din ng Pilipinas and then gawa kagad ng reaction video. So yeah, maraming salamat once again, and shoutout sa lahat ng mga nanonood. Thank you so much, and see you again for the next episode, yung Maria Clara Tibara episode 97. Bye.